Where do you think you're going? Kunot ang note na niningkit ng mga matang tanong ni Lucas kay Aya habang palabas siya sa back exit kasunod ang kanyang grupo. Oh no, we got cuff. Halos pabulong na anas ni Thea kasabay ang pagtutok nito sa bibigat na patitig sa papalapit sa kanila na si Lucas. Hinirapan ito ni Aya at taas kilay na hinarap ang lalaki. I'm not your slave, so I can decide for myself where I can go. Pagsusungit niya sa lalaki. Ano bang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo kanina na ako na munang bahalang maghanap sa mga bata? Akala ko ba malino na yun sa'yo? Ano sa palagay mo, nakakabilis ng solusyon ang ginagawa mo? Hindi ka pa dapat lumabas. Kailangan mo munang magpahinga at pagalingin ang sugat mo kung gusto mo talagang humarap sa mga kalaban mo. Sa kondisyon mo ngayon, sa tingin mo ba, mananalo ka sa kanila? Gagamitin lang nilang dahilan yan para matalo ka. Kaya kung hindi naman makakasama para sa'yo na sumunod, sana gawin mo na lang. Matabang na saad ni Lucas. Hindi ka babakasan ng anumang emosyon. Magus blanco ito at hindi malaman ni Aya kung galit ito o concern sa kanya. Taas kilay na nakahalukip-kip si Aya at mataray na hinarap ito. Hindi rin kita ama para pagbawalan ako sa kung anumang desisyon ko o kung anong dapat kong gawin. Anak kong pinag-uusapan natin dito kaya nakahanda ko kung kinakailangan pati buhay ko. Mabawit makita ko lang ang mga anak ko. Hindi mo lang alam kung anong pakaramdam bilang isang ina. Na alam mong nasa panganib ang mga mahal mo't wala kang magawa. Hindi napigilan ni Ayang mag-alsa ng boses dito. Oo nga pala, wala ka pa namang anak kaya hindi mo maintindihan ang mga sinasabi ko ngayon. It's useless. Biglay bawi niya sabi, biglang naging porma lang anyo nito at halos mag-isang linya mga kilay. Naglapat ng marinang labi nito na tila nagpipigil ng dapat sabihin. May gusto ka pa bang sasabihin? Nasasayang oras ko rito na dapat sana ginugugol ko sa paghahanap sa anak ko. Pormal na sabi ni Aya. Napansin ni Aya ang biglang pagkuyom ng kamao ni Lucas bago ito nagpakawala ng malalim na hininga. Bumaling ang tingin nito sa mga kasama niya na pare-parehong tumalikod para sana iwan sila. You're so stubborn. Minsan bawas-bawasan mo rin ng ganyang pag-uugali. Anyway, did you call and ask for your friend's help? Anito, natigil ang apat na babae sa gagawin sanang paglayo matapos marinig ang sinabi ni Lucas. Ilang beses na nga ba tayo nagkita, ladies? Tanong ni Lucas na nakaharap partikular kay Thea. Sa shop? Customer ako ni Miss Marquez? Mabilis sa sagot ni Thea. Oh yeah, it's so lucky na isang customer siya pa rin tutulong sa'yo. Anyway, talaga bang customer lang o may hindi ako nalalaman? Dudang pahabol na tanong ni Lucas kay Aya. Ikaw naman, Mr. Montago, masyado ka mabiro. Ang totoo, may dinalaw lang itong si Thea dito. Yung uncle niya kasi nagkasakit na na-confine rito. Hindi naman sinasadyan, nandito din pala si Miss Marquez. Hindi naman siguro masamang pagbigyan kung anong hinihiling niya, hindi ba? Lalo na't kilala mo naman yung tao. Biglang singit na paliwanag ni Thelma. You don't need to explain anything. Baling ni Thea kay Thelma. Thank you. At bumaling muli kay Lucas. Pasensya ka na kung nang himasok kami. Naawa lang naman kasi ako sa pakiusap ni Miss Marquez. Babae rin ako, talam ko na mahirap ang pinagdadaanan niya. Sorry kung na-offend ka yata namin sa ginawa namin pagtulong sa kanya. At muling bumaling kay Aya. Anyway, Miss Marquez, iiwan ka na muna namin dito ha. Kapag niloko ka na lalaking to, huwag kang mangimis sabihin sa amin, kaming bahala sa'yo at pairap na inalis ang tingin kay Lucas. Palihim naman sumulyap si Jess at Sumenyas kay Aya. Sige, salamat sa tulong nyo. Hayaan nyo't makakabawi rin ako sa inyo, ani ni Aya. Don't worry, wala yun. Malit na bagay. O paano, iwan na muna namin kayo dito. Kung ano man ang mga problema nyo, pag-usapan nyo na lang muna. Ani Thelma at bahagyang kumaway sa dalawa bago tuluyan tumalikod at kumaway ng pamamaalam kina Aya. Naiwan si Aya at Lucas na halos walang imikan. You need to go back inside. I promise to you na ibabalik kong kambal mo. Ani Lucas at nilapitan si Aya. You don't understand me, Lucas. I need to look for them. I will die if... I promise that they will not harm even a single hair. Just relax and don't tire yourself. Nakagat ni Aya ang pang-ibabang labit, biglang namasa ang mga mata. Walang salitang kinabig ni Lucas ang dalaga palapit sa katawan nito. I can't bear to lose my child. Tuluyan ang kumawala ang pinipigil niyang luha. No one can harm them. I promise to you, whoever tries to harm them will get buried. Come on, we don't need to waste time. You get back inside to rest and I will do the rest. Just relax yourself and wait. Giniya siya nito muli pabalik sa kanyang silid. Parang robot na napasunod na lamang si Aya sa lalaki.
Matapos masiguro ni Lucas na maayos na si Aya, muli niya itong iniwan at lihim na pinabantayan. Bit-bit ang pag-asa na muling mahanap ng ligtas ang kambal, mabilis na nilisan niya ang ospital. May balita na ba? Tanong ni Lucas sa kausap. Nakahanda na lahat para sa gagawing operasyon. Nagpa siyang organisasyon na gawin ito as soon as possible, bago pa man makatunog ang mga ito. Kamusta nga palang lakad mo? Tanong niya sa kabilang linya. Wala pa akong nare-receive na lead mula sa Entel ko. Anyway, good luck at mag-iingat sana kayong lahat, ani Lucas. As always, thank you sir. Anyway, baka pwedeng hayaan nyo na akong tulungan kayo sa paghahanap sa kambal. Marami naman na ang in sa gagawing operasyon. I'm sure they can handle it. No need, just make sure na magiging successful yan. I don't trust anybody except you, Buboy. So don't fail me. Okay sir, thank you, bye. At kaagad na pinatay niya ang linya. Hindi nagtagal at naka-receive siya ng isang mensahe. Room 306, Block 03 Ground Floor, Hankin Building. Laman ng mensahe, napakunot ang noo ni Lucas at sandaling huminto sa tabi para mag-isip. Palaisipan sa kanya kung sinong sender at kung anong meron sa lugar na yun. Kahit na may agam-agam ay mabilis na pinihit niyang manibala para tumuhin ang lugar. May halos kalahating oras ng biyahe iyon mula sa kasalukuyang lokasyon niya. Pinarada ni Lucas ang kanyang sasakyan na may ilang metro ang layo mula sa natanggap niyang address. Pinagmasdan muna niyang maigi ang paligid bago nagtungo doon at dumaan sa pinakalikod ng gusali. Isa itong abandonadong lugar at maging ang mga kalapit na establishment ay walang kahit na sinong tao. Humanap siya ng maaring madaanan mula sa likuran papasok sa loob. Nahirapan siya sa paghahanap dahil nakapadlak ang mga pinto sa likuran. Umakyat siya sa may kababaang pader at pinilit abutin ang isang maliit na siwang ng bintana. May sarado ito nayari sa kahoy at dahil may kalumaan ay madali niya itong nasira at nabuksan. Sinubukan niyang pagkasyahin ang sarili, papasok at nagtagumpay naman siya. Isa itong comfort room ng abandonado. Matapos pakaramdaman ng paligid ay maingat siyang pumasok. Isang pasilyong nadaanan niya at dalawang pintuan na walang kahit na sino. Hanggang sa bumungad sa kanyang isang napakalawak na espasyo, nakatambak ang mga sirang gamit sa paligid. Ang kisamin ito'y halatang luma na rin at kinakalawang na sa sobrang kalumaan. At sa pinakagitna ay may isang kalakihang box na may pulang ribbon. Wala rin siyang napansin na sino man na naroon. Tinalasan niyang kanyang pakaramdam. Marahil ay may nagmamasid sa kanya doon. Nang may ilang minuto at wala siyang napansin na kakaiba sa kanyang paligid ay mabilis na nilapitan niya ang box. Naalangan siya sa maaring laman noon. Ngunit kailangan niyang subukan. Ganun na lang ang gulat niya na makita kung anong nasa loob ng kahon. Dalawang maliliit na coffins at may nakasulat na mga pangalan. Shit! Napamurang bulong niya sa sarili. Biglang tumunog ang kanyang phone at unknown caller ang nasa kanyang screen. Hello. Have you enjoyed our gift? Tinig ng baritono. Who are you? Anong kailangan mo? Ilabas mo mga bata at akong harapin mo kung hindi ka duwag. Ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Matigas na sabi ni Lucas. Don't worry, darating din naman tayo dyan. Hintayin mo na lang susunod na tawag ko. At nawala na ito sa linya. Hello! Narinig ni Lucas ang kasunod na beep ng phone. Inis na binaba niyang phone. Halos maglangit-ngit ang kanyang mga ngipin sa panggigigil habang palabas ng gusali. Tamang pagbukas niya sa pintuan ng abandonadong lugar, napansin niyang lalaki nagmamadali pabalik sa motorsiklo na nakaparada sa hindi kalayuan. Dudang mabilis na nilapitan niyang sariling sasakyan at mabilis na sinundan ito. Malapit ng agwat ng kanilang distansya at kailangan niyang abutan ito bago pa man sila makarating sa residential area. Tinapakan niya ang pedal para mas abutan pa ito bago mabilis na iniharang ang kotse sa unahan nito. Dahilan para sumalpok ang motorsiklo at tumapon ng taong sakay nito. Mabilis na nilapitan niya ito bago pa man ito makarecover at makabangon. Ngunit sa malas ay tila wala na itong malay. Maagap na pinulsuhan niya ito at naramdamang may buhay pa ito. Kaagad siyang tumawag ng ambulance para rito. Sa hindi kalayuan sa karamihan ay napansin niya lalaking kanina pa tila nakamasid at nakasunod sa kanila simula pa man ang sundan niyang sasakyan ng pasyente patungo sa ospital. Kaya minabuti niya na pasimpleng dumaan sa exit ng likuran at salubungin ito sa harapan ng gusali. Panay ang lingon ng lalaki sa loob ng ospital na tila may hinahanap. Nang tila walang mahanap ay dinukot nitong phone at may kinuusap bago ito mabilis na lumabas. Akpang bubuksan itong pinto ng sasakyang pinara ay may kamay na mabilis na humarang dito. Maaari ka bang makausap sandali? Anito habang pigil ang braso ng lalaki. Mr. Montago, napansin ni Lucas ang paglilikot ng mga mata nito. So you know me ha? Ako bang hinahanap mo kanina pa sa loob? Ah, hindi po.
May kakatupuin kasi sana kung tao ngayon pero hindi ko makita kung nasaan na siya. Ang sabi narito siya pero kung ganun, pwede ko ba munang hiramin ang oras mo? Sorry mister pero you can leave. Baling ni Lucas sa taxi driver. Pasensya na sa abala pero may kailangan pa kami pag-usapang dalawa. Panay ang lingon ng lalaki tila nag-aalang sumunod kay Lucas. Shall we? Alanganin na tumango ito at sumunod habang lumilinga. Pinapasok ito ni Lucas sa kanyang kotse at nagmaneho hanggang sa lugar na malayo sa kabahayan. Do I know you? No sir. But you know me. Nasabi mo na kanina. Who sent you para manmanan ako? Nagkakamali kayo sir. Kagaya na sinabi ko may tao kong kausap. Ginto. Okay, make me believe. So why did you call me by my family name? You are popular sir at maraming article akong nabasa tungkol sa'yo. Siguro nga, isa na rin ako sa mga fan niyo. So I am an artist now, ha? Tumatangutangong ani Lucas. Bahagyang napanunok ang lalaki. May ilang katanungan pa si Lucas na hindi nito napunan ang sagot, kaya no choice si Lucas kung hindi ang palabasin ito. Mabilis na lumayo ito at pumara ng sasakyan. Lingid sa kalaman nito'y nanatili si Lucas na nakasunod dito hanggang sa makita niya na may tatlong kalalakihan na kinausap muna ito at bago sumunod sa mga ito at pumasok sa loob ng isang disco bar. Napaisip si Lucas at mabilis na pumasok doon. Sa loob, marami mga taong kasalukuyang nagsasaya sa dance floor. Pinilit niyang hanapin ang mga lalaking pumasok hanggang sa makita niya ang mga ito na papasok sa isang pinto. Pasimple muna siyang nagmasid bago sumunod doon. Ngunit tinarang siya ng dalawang lalaki na naka-uniform ng itim. Card please. Sabi nito, natigilan si Lucas. I'm sorry but I lost my card and I couldn't find it. Mabilis na alibay ng binata. I'm sorry sir, but we cannot let you in. Ha? But? Isang lalaki ang lumapit at tila narinig ang sinabi ni Lucas. Ako na bahala sa kanya. Just let him in. Anito tinabot ang sariling card nito sa mga security. Thank you, ani Lucas. Welcome. Mr. Chu, bago ka ba rito? Anito tinabot ang palad sa kanya. Call me Lucas. Lucas Montago. Nice to meet you. At nagkamay sila. May I know where do we go? You'll know later. Anito't nauna nang lumabas sa elevator at naglakad sa mahabang pasilyo na puno ng iba't ibang kulay ng spotlight. What is this place? Tanong ni Lucas sa sarili habang sumusunod sa lalaki. Bumungad kay Lucas ang may kalakihang silid. Simple ngunit elegante ang ayos ng paligid. May ilang naroon na mga kalalakihan at mga nakapormal na kasuotan. Halos mga hindi sa kanya pamilyar ang mga ito. Nagkaroon ng ilang pagpupulong sa pagitan ng mga ito. Matapos ay nagkanya-kanyang alis. Naiwan si Lucas at si Mr. Chu. Nilapitan siya ni Mr. Chu na nakapamulsa. I know what are you looking for? Basag nito sa katahimikan niya. Hinarap niya ito na nag-iisip. Hindi niya matukoy kung kalaban ba ito kakampi para sa kanya. Did you have a collaboration with Lady Queen? Diretsyong tanong nito na ikinagulat ni Lucas. What do you mean? Kunot noong tanong ng binata. I know you know what I'm saying, Mr. Montago. Seryos ang sagot nito na bahagyang umiling. How do you know about Lady Queen? Paniniyak ng binata. Let's say pareho lang naman siguro tayo ng will against her. What do you think? Did she annoy you? Let's say meron lang naman siyang atraso na dapat hinaharap at hindi tinatakbuhan. Formal na sabi ng binata at tumalikod. So can you tell me more the exact reason why I am here? You followed the man who entered here. So you are ready for what is it mean now? Isa lang ang gusto kong malaman. If you're with us or no? Of course, try to convince me more. Baka sakaling mapagpasyahan ko pa. Sure. Anit at minostra siya para maupo. Nagsimula silang mag-usap ng masinsinan. Mula sa hindi kalayuan, napansin ni Lucas sa mga bantay na nasa labas na isang abandonadong rice mill plant. Kagaya na napag-usapan nila ni Mr. Chu, pumayag siya sa nais nito. Pinagbigay alam niya kinabubuy ang bagong plano. Bago tinungong lugar kung saan ibinigay sa kanya ni Mr. Chu. Flashback. Kung makikipagtulungan ka sa akin, sasabihin ko sa iyo kung saan mo makita ang iyong hinahanap. But let me tell you, kailangan mo lang maging mas maingat bago kanya maunahan. Paano mo malalaman tungkol sa mga bagay na pinagkakaabalahan ko? Yes, of course, because they already hired that place to my man. Personally, kaya matrace ko sila kung saan nila ito magagamit at pinaalam sa akin ang aking mga tauhan na ginagamit nila ito para silang hindi pangkaraniwang bagay dahil pag-aari ko ito. Kailangan ko mag-ingat. Ayokong mangyaring masasamang bagay at ilagay ako sa panganib. Meron din akong reputasyon na dapat alagaan at ayokong may makasira nito. At sana pareho tayo ng will. Siyempre. Pero paano ako makakasigurado na hindi mo ako sinasaksak patalikod? Paniniyak ni Lucas dito. Hindi ako ganong klase ng tao. Gusto ko lang isang bagay na gusto kong bawiin sa akin. One thing I assure you,
hindi kita kaaway. Nasa isang landas tayo. Dahil sa marami ang bantay, pinili niyang gamitin ang backdoor na kagaya ng instruction ni Mr. Chu. He didn't exactly know anything what's up inside. Pero isang bagay ang tinitiyak ng Ginoo na may nangyayaring hindi kanais-nais sa lugar na yun. Masusi muna niyang pinag-aralan ang paligid niya bago maingat na tinungong itaas na bahagi ng milling plant. Wala naman siyang napansin na kakaiba. Habang paakyat hindi maintindihan ni Lucas ang kabang nararamdaman, hindi niya maipaliwanag ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Sa tagal niya sa organisasyon ng kasalukuyan niyang pinamumunuan, hindi siya nakaramdam minsan man ng takot na kagaya ngayon. Masyadong tahimik ang paligid at mula sa pinagkukubilihan niyang malaking container ay napansin niyang tatlong bantay sa bungad sa itaas. Panay ang pabalik-balik ng lakad ng mga ito't mga hawak na armas. Buong ingat na umakyat pa siya sa ikatlong palapag, ngunit ganun na lang ang gulat niya nang hindi inaasahang may maabutan doon. "You son of a shit! Can you get out of the hole you're hiding in? Get out kung matapang ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Ibalik mo sa akin ang mga anak ko!" Sigaw ni Aya. Nakatayo siya sa pinakagitna. Sa ayos at kondisyon ng gusali, alam niya na matagal ng abandonadong lugar. Nakatambak ang mga sirang sasakyan at bike sa paligid nito habang ang mga sirang gamit naman sa loob. Wala siyang makita na tao na naroon. "You keep to wait. Makikita mo sila sa ilang sandali kung magkakaroon ka ng higit na pasensya." "Ayoko ng ganyang ugali. Sobrang aggressive. Can you be more sincere saying to please me? Para sa ganung paraan, may bigay kung gusto mo." Malakas na tinig na nagpalingon kay Aya sa kanyang likuran. Wala siyang nakitang tao kaya mas lalo siyang naiinis. "Don't play with me with your dirty tricks. I won't buy it. And I will going to make sure that whoever you are, hindi ko hayaang masaktan mong mga anak ko. Labas! Lumabas ka sa lungga mo kung talagang matapang ka. Ako ang harapin mo't hindi ang mga bata. Get out and face with me. I will make sure that you will regret why you step over me and my family." Sigaw muli ni Aya. Halos maglabasan ang litid niya sa laeg sa sobrang panggigigil. "Enough! I'm so scared now. Anything we can see now. How helpless you are. I think I'm going to love this movie." Sabi muli ng tinig. "Magpakita ka, idiot, you psycho fat. Shame on you. I'm not asking for your opinion. I want to show what you will do if you are in a hard situation. Are you ready to choose? Face me, show me yourself." Inikot ni Aya ang kanyang paningin hanggang sa nato ng mga mata niya sa gawing itaas sa bandang kanan niya at nakitang isang may katamtamang laki ng speaker doon. Natiyak niya na yun ang kanyang naririnig. Nilibot pa niya mga mata sa paligid upang siguraduhin kung may ibang tao pa sa paligid niya bago muling tinuon ang mga mata sa speaker. Hindi man niya alam kung may kamera yun, pero pinili niyang humarap doon at pinakita ang kanyang nangigigil na galit. "So you're there, ha? Pity for you. I wonder how bitter your life is. To the point na mas gugustuhin mo pang manakit ng ibang tao. Sisiguraduhin ko po magbabayaran mo lahat ng ito." "Well, see, sigurado ako magsisisi ka sa sinasabi mo. Tumingin ka sa likod mo at makikita mo sorpresa ko para sa'yo." Sabi muli ng tinig. Napalingon bigla si Aya sa kanyang likuran at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya sa nakita. "Oh my God!" Halos pakaramdam ni Aya na lalaki ang kanyang ulo at nananayo ang kanyang mga balahibo sa buong katawan. Daig pa niyang namatanda sa kanyang itsura matapos makita ang tinutukoy na nagsasalita sa speaker. "Chloe!" Halos hindi niya maikilos ang kanyang katawan. Pakaramdam niya na mamanid yun habang tila para siyang maupos na kandila. Subalit bago pa man siya panghinaan ng loob at mawala sa kanyang sariling kumpusyor, ay kaagad niyang kinuntrol ang sarili at maibalik sa realidad. Alam niya na wala siya ibang maasahan sa pagkakataong iyon. Nag-iisa siya nang pumunta doon at walang kahit na sinong nakakaalam ng kinakaroonan niya maliban sa isa. Flashback. Habang nakapikit ang mga mata ay gising na gising ang kanyang diwa. Kagaya ng bilin ni Lucas ay nanatili siya sa loob ng ospital for her bed rest. Kahit papanin nabawasan ang nararamdaman niyang pangamba, matapos mangako ni Lucas na hanapin at ibabalik ang kanyang kambal. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili, ngunit tila kay gaan ang pakaramdam niya sa tuwing nasa tabi niyang lalaki. Kaya kahit paano unti-unti na rin nahuhubog ang tiwala niya rito. Sa kabila ng ilang pagdududa ng mga nakaraang araw, matapos ang ilang mga sunod-sunod na hindi magandang nangyari sa kanya, hindi man niya aminin sa sarili, unti-unti na rin nahuhulog ang loob niya dito. Liim na rin niyang pinananabikan na makita ito bagaman at pilit niyang tinantago ito kapag nakakaharap ang lalaki. Ayaw niyang umasa't mabigulang pagkatapos. Ngunit ngayon, tila kontento ang kanyang puso at isip na ito mismo ang nagbubuhos ng panahon nito para lang hanapin ang kanyang kambal. Habang abala sa pagmumuni-muni ang kanyang isip ay naramdaman niyang siyang pumasok sa kanyang silid. Sandali niyang minulat ang kanyang mga mata at nang nakangiting nurse ang nandoon.
Bago ito nag-check ng vitals niya, may inabot ito sa kanyang sobre na kulay puti. "What is this?" takang tanong niya dito. "Hindi ko rin po alam, ma'am. May nagpa-deliver daw po't sa inyo po pinapaabot. Nasaan na nagbigay?" Bahagya niya nilingon ng pintuan. "Galing po yan sa counter at pinadala dito," nakangiting sagot nito. Kunot noong binuksan niyang sobre, "Kailangan mong bisitahin ang lugar kung saan mo mahahanap ang iyong mga mahal sa buhay. Be on time and don't try to think to inform anyone or else hindi mo na sila makikita kahit kailan." Mensahe ng nilalaman ng sobre. "Are you sure na hindi mo nakitang nag-abot nito?" paniniyak niya sa nurse. "No, ma'am," anito sabay ng pag-iling. Natutop niyang noot muling nilapat ang katawan sa kama. "May problema po ba, ma'am? Ano po bang laman ng sulat?" takat nag-aalalang tanong ng nurse sa kanya. Naipikit niya ayang mga mata. "Meron pa bang mga bantay sa labas ng silid ko?" "Yes, ma'am. Can you do me a favor?" "Sure, ma'am. Just say it." Mabilis at nakangiting sagot nito. "I just want to borrow your hospital uniform and you won't tell anyone. You will pretend to be me. I promise I won't take too long. Is it okay?" "Where did you go, ma'am? Baka ako naman pumalagot kay Mr. Montago kapag nalaman niya umalis kayo." Nag-aalalang sagot nito. "No, I promise you won't. Akong bahala. Just do it for me, please. Kailangan ko lang talagang gawin ito para sa mga anak ko. Sana maintindihan mo ko." Samo ni Aya dito. Hindi na nakareak ang nurse sa sinabi ni Aya. "Ano po ba kasi ang laman ng sulat?" Curious na tanong muli ng nurse. "I can't tell. Just promise me no one will know about it." End of flashback. Halos madurog ang puso ni Aya sa nakikitang itsura ng anak. Nakatali ang buong katawan nito habang nakatungtong ito sa isang napakalaking drum. Misa'y hinagap niya hindi niya naisip kailanman na makita ang anak sa ganitong sitwasyon. Mga bagay na labis niyang kinatatakutan mangyari, kaya ninais niya nang ilayo ang mga ito sa mundo niya. Hindi rin makasigaw ang bata dahil may tali ang bibig nito't panay ang kiling na tila ba gustong igalaw ang katawan. Dama ni Aya bilang inang sakit na kasalukuyang nararanasan ng anak. Para sa murang isipan nito ay isa nitong torture sa kawalang malay nito. Nagpupuyos man sa galit ang puso ni Aya, pinilit pa rin niyang magpakahinahon at hindi ipakita sa anak ang takot at kahinaan. "You need to be strong," paalala niya sa sarili. "Chloe, don't be afraid, okay? Mommy is here. I will get you out from here." Gusto nang bumagsak ng luha niya subalit tinangilan niyang muka upang hindi yun tumuloy. Ayaw niya nang makita ng kanyang anak ang panghihina niya sa mga oras na yun. Saglit nang nilibot ang mga mata upang hanapin kung nasaan si Charles. Ngunit hindi niya ito nakita. "Nasaan si Charles?" mahina niyang tanong. "Bakit gusto mo na ba siyang makita? Well, hindi naman ako madamot para hindi siya ipakita sa'yo. There he is, at your right side. I'm so excited to see who you're going to save first," sabi ng tinig na sinundan ng halakak. Mula sa kanyang kanan ay bumukas ang isang yerong pintuan at niluwa noon ang anak niya si Charles. Nakagaya din ng kapatid nito'y balot ng tali ang katawan at hindi makakilos bukod pa sa may tali ang bibig. Nasa pinakagitna ito ng milling plant kung saan apat na palapag ang taas at tangi ang makikitid na kahoy lamang na nakahangar ang nagsisilbing tuntungang nito na anumang oras ay maaaring tanggalin ng mga walang pusong bantay nito para tuluyang malaglag ang bata. Gusto nang pumalahon ni Aya ng iyak ngunit pinilit niyang hanapin ang sarili. Alam niya na hindi makakatulong ang pag-iyak sa oras na yun. Humugot siya ng hininga at umusal ng tahimik na panalangin. Bago muling hinarap ang nagsasalita sa speaker, "What do you want me to do?" "Oh, I love to hear that," nasisiyang sagot ng tinig. "Pakawalan mo mga bata, ako ang harapin mo kung talagang matapang ka. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, ipakita mo mukha mo. Kilala na kita kaya hindi mo na ako malilinlang pa." Malakas sa sigaw niya. Halakak ang tangi na isagot ng kung sino man sa kanya. "Then try me," humahalakak na sagot nito. Kasunod nito ay halos sumiwala ang kaluluwa ni Aya sa kanya matapos ang biglang pag-alsa ng kung sino man sa lubid ni Charles dahilan para lumundo ang makitid na kahoy na tinutungtungan nito. "No, please! Please stop it! I'm begging you, ako na lang! Spare my children! Don't torture them! They won't deserve it, please!" Wala sa loob na napaluhod si Aya sa gitna habang tuluyan ang kumawala ang kanyang luha. Subalit kasabay ng pagsusumamo niya ay isang malakas na tinig mula sa pumasok na entrance ng planta. Magawa kayang mailigtas ni Aya ang dalawa niyang anak na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan? Sino kayang nagmamay-ari ng tinig na biglang pumasok sa loob ng planta? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.